Hanggang ngayon, hindi pa rin po na sasagot yung katanungan ng marami. And I asked this question during the last hearing, saan ang galing yung 990 kilos na shabu? Ito po ba ay savings? Meaning, tuwing merong nagaganap na raid at may nahuhuling shabu, merong kumukupit, tinatabi, ito ba ay imported? Hindi pa rin po nasasagot. And Your Honor, maybe we can ask Mayo. Mayo. Mayo, saan galing ito? Since ikaw po, ikaw yung may-ari ng lending company. Yes. Na kung saan nahuli yung mga drugs, saan nang galing ito? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw yung may-ari ng lending company, di ba? May mga dokumento na magpapatunay, isa ka dun sa may-ari. Mag-invoke ka pa rin? Yes, Your Honor. Pwede makontempto? Asap na nakakulong sa ilalim, baba? Hindi, dito nakakulong sa atin, pero nakakulong ito ngayon kasi ah, okay, may sige. Criminal case na ito eh. Alright. Ang ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, palagi. In fact, nagkaroon pa kami ng diskusyon ni General, Major General, what was the name of that? Major General Domingo, na dapat tuwing magkaroon ng raid, nandun agad yung mga witnesses, barangay, media, hindi naman necessarily sasama sa raid. Ang sa akin, nasa area lang, when the smoke is clear, darating agad yung mga witness para mag-observe dun sa proseso ng inventory and all. Ang nangyari, Mr. Chair, dumarating na lang yung mga witness after 30 minutes or an hour. Yung 30 minutes na yun, 1 hour, marami na pong pwede mangyari doon. Yun ang sinasabi ko siguro, dudukot sila at tatabi. So maaring savings or maaring imported or merong laboratory dito na pinanggalingan noon. Ano bang yung may-ari nitong shabu? Chinese? Ano ba? Ano ba to? Vietnamese? Anong nationality may-ari nito? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Pero kilala mo ito, yung may-ari ng shabu? Sir? No, Your Honor. Hindi mo kilala? No, okay. Your Honor. So kung hindi mo kilala, paano napunta yung shabu doon sa pag-aari mong building kung hindi mo siya kilala? May I consult my lawyer, Your Honor? Sige. Pakikonsulta lang. Sige. Your Honor, I book my right to remain silent. Kala ko may sasabihin ka na eh. So, nag-invoke ka ng rights. Okay. Kasi nga, Sergeant Mayo, sabi mo hindi mo kakilala. So, kung hindi mo kakilala, eh bakit nagkaroon ka ng pagkarami-raming shabu doon sa building na pag-aari mo. Kailan mo ba inirent yung building na yon? Matatanda mo ba? Give me a year. 2 years ago? 3 years ago? I cannot recall, Your Honor. You cannot recall. Pero was this just recently or 3 years ago? As far as your recollection is concerned. Huwag mo na sabihin yung buwan. Mga anong year mo pa na naging pagmamayari itong building na ito? 5 years? 10 years ago? Nagrenta lang, Your Honor, around 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Renta lang. Nirenta mo. Matatanda mo pa kung sino yung landlord nitong nirentahan mong office na kung saan nakitaan ng mga shabu? Yung may-ari, yung landlord mo? May I consult with my... Of course. Sige.
Bilis-bilisan mo yung pag-advise mo, attorney, at naubos yung oras natin dito. Sige. Your Honor, hindi ko po maalala kung sino yung exact na nakausap po doon, pero ito'y pag-aari ng isang foundation. Okay, sinong may hawak ng susi pag wala ka? Yung pwedeng pumasok doon, lumabas, ayusin yung opisina, maglinis, kanon. Aside from you. Nea Tadero, Your Honor. Si Tadero. Siya nakapaglinis doon. So, wala bang CCTV doon sa kwarto? None, Your Honor. None. So, nung pagkakaroon ng shabu doon sa loob ng building, nasabi mo si Atadero ang nakalabas-masok bukod sa'yo. So, I'm sure hindi mo aminin na ikaw nagpasok ng shabu. Definitely, sabi mo you'll invoke your rights to self-incrimination. Against self-incrimination. So, hindi ko natatanong yon. So, ang tanong ko, so, maring si Atadero ang nagpasok ng shabu nung wala ka. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Hindi nga, Sargento, di ba, sabi mo si Atadero may hawak ng susi, may access sa susi bukod sa'yo? E di kung hindi ikaw nagpasok at hindi si Atadero, multo ang nagpasok ng mga shabu sa loob ng building na nirentahan mo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Your Honor, I'm sure wala tayong pupuntahan ito, puro invoke lang ito ng right. Tanong na lang. Yeah, ganito na lang. Sige, after your two okay. Questions, I will, sige. Okay, matapos mahuli ng mga pideg yung shabu sa apartment, sa business, lending business na kung saan ay pag-aari, isa ka sa mga may-ari, inoperate ka at ikaw ay nahuli. Nahulihan ka ng in possession of, I think, was that 2 kilos? Ilang kilo ba yun? Nahuli sa'yo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Okay, sige. Sige. Nung mahuli ang ka after ng ikaw ay ma-operate, and then nag-operate kayo sa Pasig, sinama kayo after several hours, in-operate nyo yung sa Pasig na kung saan minahuli ng mga baril. Tama? May I consult with my lawyer? Yes, of course. Your Honor, it's a legitimate police operation, Your Honor. Illegitimate o legitimate, sir? Legitimate. Legitimate operation. Kaya nga, matapos ka mahuli, mahulihan ng 2 kilo ng shabu, so ginamit ka para magkaroon ng legitimate operation against doon sa mga kasama mo? I invoke my right to remain silent. Okay, anyway, sige. Ginamit ka o ikaw yung nagsabi kanina, legitimate operation, sumama ka, tama, di ba? Legitimate operation. Yes, Your Honor. Okay, now kahuli lang sa'yo in possession of drugs, and then dapat nakaposas ka na, tinanggalan ka ng posas, pinag-uniforme ka, at meron kayong nahuli na may mga baril, di ba? Wala nga lang drugs, kailang mga baril ang nahuli doon sa may Pasig ba to? Is that Pasig? Legitimate operation siya sabi mo? I invoke my right to remain. Kasi sabi mo lang legitimate operation. O sige, legitimate operation. So, bakit, Mr. Chair, siya yung nahuli, pinusasan, tinanggalan posas, pinauniforme, and then, nung mahuli, yung may mga baril, na inoperate, sabi niya, legitimate operation, siya pa ang nagbasa ng Miranda rights doon sa na-operate nila, legitimate operation. Ikaw ang nagbasa ng Miranda rights, tama? Yes, Your Honor. Oh. So, bakit ka dapat ikaw ang binasahan ng Miranda rights at ikaw ang pinusasan? Ang nangyari, ikaw ang nagposas at nagbasa pa ng Miranda rights sa kasama mo. Kasi kaya nga, inoperate mo yung legitimate operation
ginamit ka para mahuli yung mga kasamahan mo. Diba? Memorize mo ba yung Miranda rights? Memorize mo? Memorize, Your Honor. Okay, sige. Paano mo binasaan yung Miranda rights yung nahuli mo? Pwede ba paki ano sa amin? Kung memorize mo yung Miranda rights? Sige, pakibasa. Kunyari, binabasa mo yung nahuli mo sa legitimate operation ng mga baril. Yung pinusasan mo at binasaan mo. Pakibasa nga, pakisabi. Ikaw, blah, blah, blah. Ay inuli namin sa isa ng warrant of arrest na ini-issue ng courting ito. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin sa iyo sa korte. Hindi ko na kabisado yun, sir. Hindi mo kabisado? Naging sarhento ka, hindi mo na kabisado. Dapat kabisado mo yung Miranda rights. Very basic yun. But anyway, sabi mo, ikaw blah, blah, blah. Fill in the blank. Sino yung blah, blah, blah na yun? Pwede mo malaman? Judith Francisco, sir. Judith Francisco. Okay. Now, yung boss mo si Colonel Ibanez, tama? Yes, sir. Okay. Yung pagrenta mo ng apartment na sabi mo, hindi mo na maalala kung kailan ka nagrenta doon o kailan ka nag-sign ng kontrata. Alam ba ni Colonel Ibanez na ikaw ay may lending company? Hindi ko po lang alam, sir. Hindi mo alam? Your Honor, hindi ko alam kung alam niya, sir. If I may, tanungin natin si Ibanez. Dito kasi si Ibanez. Dito pala. Alam mo, Ibanez, mayroong lending company si... Yung bata mo, yung batang sarado mo, alam mo ba na may lending company? Honestly, Your Honor, ang alam ko is matagal nang sarado yung lending niya. Ano? Matagal na pong sarado yung lending niya, Your Honor. Pero alam mo na meron siyang lending company? Noon, Your Honor, noon. Alam mo? Yes, sir, noon pa. Tapos alam mo, matagal nang sarado? Yes po, Your Honor. Pero, Colonel Ibanez, kayo ba ay nakapunta doon sa lending company nung bukas pa, nung sa isip mo na bukas pa, nakadalaw ka na po doon? Honestly, Your Honor, hindi ko alam yung address nung lending ko niya. Ang previous na alam ko is yung sa Tayuman, Your Honor. Hindi, yung lending company na kung saan nahulihan ng hindi po, Your Honor. Hindi mo alam? Matagal ko na pong alam na wala na siyang lending, Your Honor. Hindi, pero alam mo noon na meron siyang lending. Alam ako, Your Honor, yung sa Tayuman. Yung sa Tayuman? Yes, Your Honor. Okay, Colonel Ibanez, napakalaking shabu yun. Dami marami, sobrang dami ng shabu yun, 990 kilos. Kanina tinatanong ko, puro invoke his rights against self-incrimination. Maybe siguro ikaw hindi mo sabihin yun. So, paano po nakarating yung 990 kilos ng shabu doon po sa building na yun, na pag-aari ni ano, Mayo? Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo? Yes, Your Honor. Hindi ko po alam yung pangyayari na yun. So, ang sinasabi mo dito ngayon, inosente ka sa lahat ng kabalastugan ng bata mo. Yes, Your Honor. Di po ba, Colonel, itong si Mayo nagdi-deliver sa'yo? Your Honor. Nagdi-deliver sa'yo? Ang accomplishment, Your Honor. Ano, no? Accomplishment, Your Honor. Hindi. Alam mo na yun, sinasabi ko. Nagdi-deliver sa'yo? Wala pong deliver na ano po yung yun. Pwede nagdi-deliver sa'yo ng bag na may lamang pera? Wala po, Your Honor. Pwede nagdi-deliver sa bank account mo? Negative po, Your Honor. Negative? Kasi nga naman, Colonel Ibanez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nakuha mo yung logic? Yes, Your Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Sa palagay mo, sir? Wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba?
kayo sa ano tinatawag na offline ninja? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge? Wala po. So, Your Honor, if I may, i-rephrase natin yung question mo. Sige po. Ibanez. Yes, Your Honor. Kernel ka na, ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag-accumulate ng isang tuniladang siyabo? Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarhinto lang, kaya niya yan. Wala po akong idea, Your Honor. Pero tinatanong kita kung kaya, naniniwala ka ba? Yes or no? Perhaps, Your Honor. Perhaps what? Na kaya niya, Your Honor. Di ko kasi alam, Your Honor. Di ako makapagbigay ng exact... Tinatanong kita. Yes, Your Honor. Kaya ba niya na isang sarhinto na mag-accumulate isang tuniladang siyabo na siya lang, mag-isa? Anong sanong mo? Sagot mo, yes or no? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. So, naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito? Kasama ni Mayo? Maybe, Your Honor. O maybe? Yes. Why maybe? Kasi po, Your Honor, wala po talaga akong personal knowledge dun sa... Maybe po. Wala na. Sige, wait, si Turtle po. Colonel Ibanez, sir. Kayo po ay full-fledged colonel. Ah, lieutenant colonel. Lieutenant light colonel. Okay. Colonel, bata mo si Mayo, right? He reports directly to you. Ikaw yung superior niya. Isa siya sa mga tao, Your Honor, sa... Yeah, pero tao mo siya. Yes, Your Honor. Ikaw nagdala sa kanya sa PDEG. Ako po nag-request, Your Honor. Exactly, nag-request ka. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat, at makulong pa sapagkat, hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEG, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumago ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. Ah, so kung wala akong mapili, tanga. Hindi nga, sir. Honestly, I'm serious. This is no longer a joke. Because kung kayo po, kasi hindi ka abot sa colonel. My father was a colonel. And I admit, matalinong tatay ko. At lahat ng colonel para sa akin matatalino. Hindi nyo maabot yung ganung rango, colonel, kung kayo ay bobo. So, this time, baka nagbububuhan lang kayo para makalusot kayo sa pagiging tiwali. So sabi mo, hindi ka bobo, hindi ka tiwali. Tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka-simple question. I think, Your Honor, wala tayong mapipiga na rito. Your Honor, alam mo, ilang hearings na tayo, itong si Mayo is very uncooperative. Refuse to cooperate with this committee at ayaw magsabi ng totoo. I think it is better if somebody would cite him, would move for the citing in contempt of this Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, Your Honor. Eh, dito nga, nakakulong siya ngayon, di ba? Oh. Cite natin siya in contempt before this committee, then huwag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya doon sa, kasi may kaso na yan siya, hawak na siya ng BGMP. So ngayon, kung meron tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako, magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. Ang daming pera niyan eh. Daming pera niyan, makakalabas yan. So paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin. Paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. So I think that's the best way to do this. Okay, Your Honor. Makakalabas na yan. Pwede ba ako magsuggest? Yes, go ahead. You make this position. I-cite natin in contempt si Colonel Ibanez. Yeah, you can do it. We can do it. Kasi plain and simple, Your Honor, siya mismo nagsabi from his own mouth na siya yung nag-refer kay Ibanez sa PDEG. So therefore, lahat ng galaw ng bata niya, alam niya. And he must and he should know. Alam niya. At yet,
nagmamaang-maangam po siya dito sa atin ngayon, niloloko niya po itong committee na ito. Ginagawa niya pong bobo ang committee na ito by saying na hindi niya alam ang galaw ng mga bata niya. Of course, this Sergeant Mayo will not do anything na hindi alam ng boss niya. And also, yung ganong kalaking kadami ng shabunan, 990 kilos, hindi niya makakamkam yan, mabubuo on his own kung walang basbas ng nakakataas sa kanya. At sino po yung nakakataas sa kanya? Colonel Ibanez. And this gentleman now is lying through his teeth. And he's making a fool out of us. So therefore, may I suggest, cite in contempt, Colonel Ibanez. Exactly. Para madala. Kasi, exactly. Alam mo, Colonel Ibanez, at lahat kayong mga pulis na tiwali, I'll give you the dose of your own medicine. Pag yung mga pobreng kababayan natin, mahirap na kababayan, konting, sa tingin nyo, konting salita na nagsisinungaling, kinukulong nyo na agad. Totoo yan, Mr. Chair. I agree. Sa experience ko, I agree. Pag meron silang ini-interrogate na sa palagay nila ay involved sa crime na binibintang nila, kahit wala pang ebidensya, agad-agad kinukulong. Sabihin, sinungaling ka, kulong ka, may kasamang batok. Now, how about kung ipakita natin sa maliliit natin kababayan na patas tayo dito sa Senado, kung kaya nila magpakulong ng pinaghinalaan ng suspect na eksisinungaling, kaya din gawin natin yan sa kanila. Yes, but before, Your Honor, before you make the necessary motion, I would like to acknowledge the presence of Senator Jinggoy Estrada. Go ahead, you can make the necessary motion. And Colonel? Yes. Like I said, mataas po ang respeto ko sa mga Colonel because my father was a Colonel. And I know na hindi pwedeng hindi mo alam yung galawan ng mga bata mo. Kaya mo siya dinala sa PDEC because he's good. Tama? But you're better. He's good, you're better. Kasi Colonel ka, siya ay sarhento. Kasi kung mas magaling siya sa'yo, siya dapat ang Colonel, ikaw dapat ang sarhento. Kaya ka naging Colonel because you're better than him. So therefore, if you're better than this guy, hindi siya makalusot sa'yo sa lahat ng mga ginagawa niya. Monitored mo siya. Nasa microscope siya mo. And now you're telling us you don't know. You don't know anything about his activities. And for me, that's a big, big lie. And nobody will believe you. Kahit siguro yung kindergarten, hindi maniniwala sa iyo. Totoo po yan. Sino maniniwala sa iyo na bata mo na nirekomenda mo makabuo ng 990 kilos on his own? Pero kanina, sinabi mo, pwede, possible na may kasama. Sabi mo, pating balyena. Tinanong ko, sino yung pating balyena? Ayaw mong sabihin. Hindi mo alam. Diba? Pero alam mo kung sino yung pating at balyena na nasa likod niya. Kaya lang, hindi mo lang aminin. So therefore, Colonel, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, sir, you are lying and it hurts us dito sa committee na ito na magsisinungaling ka sa amin. Ayoko naman na lahat ng papatawag namin dito gagaya sa iyo, puro sinungaling na lang. And that's the reason why I suggest to this committee, to our Honorable Chair, former Chief PNP, Senator Bato de la Rosa, now a Senator, is to cite you in contempt. Para ipakita sa taong bayan na hindi lang maliliit na mga Pilipino ang pwedeng ipakulong. Dapat makatikim din makulong yung mga taong nagpapakulong sa mga inosente natin mga kababayan. Ilan na po napakulong niyo, Colonel? Matanong ko. Ilan na po yung nahuli niyo sa mga bypass operation? Marami po, Your Honor. Marami. Ilan po doon na naplantahan? Hindi po ako nagpaplanta, Your Honor. Kasi nga po, kaya sobrang dami, Mr. Chair, ng shabu, pwedeng ginagamit yung pamplanta. Saan sila kukuha ng pamplanta, Mr. Chair? Doon. So yung sa savings na yon, planting of evidence, meron silang gustong ipitin, gusto nilang makulong, ipipitas lang doon sa 90, kukuha lang silang isang kilo doon, o paplanta doon, planta rito, planta doon. Kaya ako'y naniniwala, Mr. Chair, marami mga nakakulong ngayon sa iba't ibang kulungan natin
sa Pilipinas, mga inosente at biktima ng pagpaplanta. And ito na ebidensya. Ito na ebidensya. Nakaipon sila na pagkarami-raming shabu, ginagamit yung pamplanta recycling. Colonel, isang tanong na lamang po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 25 years, Your Honor. 25 years. Mahabang panahon na ho kayo sa serbisyo, di ko ba? Yes, Your Honor. So, in that 25 years sa service, don't tell me hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo. Di ba SOP yan na dapat monitored nyo yung galaw ng mga bata ninyo? May tinatawag na command responsibility, tama? Yes, Your Honor. Okay. So kung gagamitin natin yung salitang command responsibility, eh dapat ikaw ay maparusahan din. At yung parusa na yun, for now, umpisa natin sa for you to be cited in contempt. Command responsibility, diba? Naniniwala ka, diba? Sa PNP, narinig mo yung salitang command responsibility, sir? Yes, Your Honor. So if you'll follow that principle of command responsibility, then meron kang responsibilidad with this guy, Mayo, and therefore, dapat ikaw ay makatanggap din ng parusa. Tama ba, Mr. Chair? I agree with you, Your Honor. So, please make the motion now so that I can approve the motion to say yes. In contempt. Yes, Mr. Chair. That's what I'm intending to do. I'll file a motion na citing contempt, Colonel Ibanez. Ipakita po natin sa taong bayan, sa mga Pilipino lang, sa mga mahirap nating kababayan, na ang Senado ay patas. Na yeah. Hindi porket malaking isda ka, aamu-amuin ka na namin dito, ibibibihin ka namin. Walang baby rito sa Senado. Pantay-pantay, mahirap mayaman, mataas ka man o mababa, pantay-pantay ang turing namin. Therefore, kung nakapag-cite in contempt kami ng mga maliliit nating kababayan na nagsisinungaling, dapat yung mga malaking kababayan din natin nagsinungaling, ang pwede natin cite in contempt. Yeah. So be there, a colonel or be it a janitor. So there is a motion from Senator Tolfo to cite in contempt Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez. Any objection? Your Honor, pinapangalawahan ko po ang site of contempt. Tsaka gusto ko rin pong mag-file ng motion ng contempt din kay Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Yeah. Move, Mr. Chairman. Yeah. Before place on my table, first is the citing contempt of Arnolfo Ibanez. So I will decide this before I decide on the citing in contempt of Sergeant Mayo. So there's a motion and it has been seconded by Senator Robin Hood Padilla. Any objection? There's no objection. So Sergeant Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez is hereby cited in contempt before this committee. So ordered. Sergeant at Arms, mamaya na niyo kukunin pagkatapos ng investigasyon. Ha, dito lang muna. He stays here, then afterwards, kulong nyo sa baba. And there's another motion from Senator Robin Hood Padilla to cite in contempt Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.